sa video na to, ipaliwanag ko sa inyo, ano yung tinatawag na serbisyo sa bayan o pera-pera na lang talaga. Panoorin muna natin yung video na kung saan ay paniliwanag ni Senator Bato ang kahalagahan ng serbisyo at kung ano yung kanyang karanasan at ikinumpara niya ito sa kaganapan na kung saan ang ilan sa mga pulis ay kanyang inakusahan na mukhang pira-pera na lamang. Intindihin natin ang context nito, ipaliwanag ko sa inyo base naman sa personal kong experience. Sa PMA, ang aming habol talaga is gira. Kung sinong unang maka-accomplish, sinong unang makakuha na maganda accomplishment. Dahil ganun kamahal namin ang aming uniforme. Ganun kamahal namin ang serbisyo. Kwentuhan kita, for the benefit ng mga tinyente nandito ngayon, makinig kayo. Nung ako'y tinyente, detachment commander ako sa pinakamahirap na detachment. Sa dulo ng walang hanggan. Walang dumarating na MOA sa akin. Taruhin ko kayo. Pagdating ng akin cheeky na 750 pesos sweldo ng second lieutenant, mababa ako doon sa barangay. Papasakay ko doon sa sasakay ko ng motor doon sa bangko para pa-incas ko sa PNB yung 750 pesos ko. Yung 750 pesos ko, grocery ko yan. Munggos, sardinas, bulad, ginamos, bigas, bitsin. Para lang makain ng aking tropa sa detachment. Ganun kami ka dedicated sa trabaho noon. Walang imuwi na karating sa detachment. Yung sweldo ko, ginagamit ko para lang ang aking mga pulis ay aking mga sundalo ayaw umalis sa detachment at maghintay kung kailan kami atakihin ng NPA. Pag inatake kami, sigurado ako intact ang mga tao ko makarepol sa attack. Makalaban sa gira. Yun ang ginagawa ko noon. Hindi yan naging issue sa amin noon yung MOA. Never! Dahil pag-graduate namin sa PMA, ang aming habol talaga is gira. Kung sinong unang maka-accomplish, sinong unang makakuha na maganda accomplishment. Dahil ganun kamahal namin ang aming uniforme. Ganun kamahal namin ang serbisyo. Pero kayo ngayon, ano na nangyari sa inyo? Puro pera-pera ang nasa isip ninyo. MOA, MOA. Walang accomplishment kung walang pera. Diyos ko. Puro pera hanggang sa pumasok na sa sindikato. Master Sergeant, merong isang tuniladang siyabo. Usang alaus. Yun. Ipaliwanag ko sa inyo yung konteksto ng punto ni Senator Bato. Na kasi nakaka-relate ako dyan. Of course, parehas kami na galing sa Philippine Military Academy. And meron lang kaibahan ang aming experience yung noong 1980s at saka nung ako ay pumasok sa servisyo noong 1994-1995. Medyo merong kaibahan na ang sitwasyon kung ang pag-usapan ay pundo. Ngunit kung ang talakay natin ay ang motivation to join the service and our passion to serve the country and to make a difference in the lives of others ay kaparehas yun. Ang kwento niya, pagpasok niya sa servisyo noong 1986, hindi pa uso, hindi nila ramdam ang MOE o Maintenance Operating Expenses sa level ng detachment o sa platoon. Siya ay member noon ng Philippine Constabulary at doon sa napakalayong destino na kung saan doon siya ipinadala ng kanyang battalion commander ay walang MOE, walang pundo. And yung kanyang natatanggap na sweldo na in the form of a check ay kanyang ginagamit para magkaroon ng dagdag na pagkain para sa kanyang mga tropa. Ang tawag doon ay para sa mess. Actually, lahat naman kami ay mayroong mess. For sure, mayroong mess allowance sa lahat ng sundalo under his command and maybe meron siyang mga either CBO or mga CAFGO na nililibre niya. No? Ginagamit niya ang sarili niyang pondo. Ang ibig sabihin, he was not really after na mayroong dilihensya, may pera, may income sa kanyang paninilbihan sa ating bayan. Bilang tiniente, ang kanya ay anong maibibigay niya doon sa kanyang unit, ano ang
maiambag niya doon sa community, how to protect the community against armed aggression ng mga komunista sa panahon na yon, yun ang nasa isip ng kagaya ni Senator Bato de la Rosa. Sa amin, ano po yun, tinuturo sa PMA pa lang. Ipinakita sa amin ano yung importansya ng katapangan, ng integridad, at saka yung loyalty, no? Paano namin siya may sa puso at may practice namin siya kung ando na kami sa actual na serbisyo militar. Hindi namin iniisip na paano kami yumaman pag kami ay nasa serbisyo. Hindi kami nag-iisip na paano kami makadalihin siya kapag mapunta kami sa barangay. Meron ba dyan illegal logging? Ha? Meron ba dyan Meron ba dyan mga butas ng gold? Magdilihin siya, dilihin siya kami? Yan. At meron bang pondo na pwede naming kulimbatin? Hindi ganon ang nasa isip ng mga matitino na mga opisyal. Nasabi ito ni Senator Bato dahil ang kagaya ng mga inaakusahan ng mga pulis na supposedly ay dapat siyang magtatanggol sa ating community at lalo na sa buong Pilipinas sa salot na droga, ay sila pa ngayon ang nagtatago ng droga umabot ng 1 tonelada. Allegedly, ang purpose nun ay, of course, no, pagkakitaan. Nakakalungkot nga naman kung ang mga nakasuot sa uniforme ay nagiging parte sa sindikato at naging kriminal. Although, andun tayo, sila ay hindi pa naman sila nahusgahan ng korte, ngunit hindi natin maikakaila na mayroon talagang iilan na pagpasok sa serbisyo, ang iniisip kagad paano makadalihin siya, no? Paano umangat ang buhay sa pamamagitan ng mga kung ano-anong dilihin siya, mga racket na kung ito ay illegal, gusto masyado silang nang mamadali na yumaman, hindi lang iniisip na pwede rin naman na kumita tayo sa pamamagitan ng legal na pamamaraan, mag-invest kapag nasa school pa nga, no? Ginagawa ko ng paraan ako bilang isang komandante sa Officer Candidate School. Ang aking unang-unang binigyang diin ay ang financial literacy. And ginawa ko silang member sa mga financial institution na authorized ng Armed Forces of the Philippines, kagaya ng AFSLI, AMSLI, CPIC, ACBI, na kung saan ay pwede silang kumita sa pamamagitan ng pagbigay ng monthly contribution. Ang tawag doon, capital contribution. So, ang purpose ko noon ay hindi sila reliant pagdating ng araw sa kanilang sweldo dahil kung halimbawa AFSLI, kikita ng 16% sa isang taon. So, kaya niyang i-surpass yung rate of inflation. And of course, kung mag-invest, pwede silang mag-business, mag-asawa sila ng marunong sa business, makaalalay sa kanila. Ang iba ay, halimbawa, mayroong quarry, o ang iba may tindahan, ang ibang mga misis ay may TikTok shop, ha? Ang iba ay mayroong mga legitimate na business. Okay yun, no problem. Dahil kung umasa ka rin talaga sa sweldo, kung marami kang anak at tumaas-taas din yung lifestyle, magkukulang parati. And doon ang panahon na minsan ang iba kapit sa patalim, nangungurakot sila ng pondo na ipinagkatiwala sa kanila o kaya gumagawa pa sila ng paraan na makadiskarte sa mga racket, mga illegal na racket sa area na kung saan sila imang serve. Ang sinasabi ni Senator Bato, ang pagmamahal sa uniforme, ibig sabihin, pagmamahal sa serbisyo ay mas mataas ang antas ayon sa kanyang experience dahil hindi niya inuuna iniisip na kumita kundi paano makatulong. Ganon din kami, no? Personally, ako, lagi kong iniisip kapag makapwesto ay paano ang impact ko dito? Ano ang pagkakaiba kapag ako ang nag-lead? Ano ang maitutulong ko? Ano ang maiambag ko na hindi pa nagagawa ng iba? How can I innovate para kakaiba, may lasting na impact ang aking service doon sa unit na yon? And that applies to any unit kung saan ako napunta. Hindi ko iniisip
ano yung mapupunta para sa akin? Ah, kundi ano yung maibibigay ko para din sa unit na yan? May it be time, ideas, innovations na makakatulong na ang kung sukatin mo ang aking effectiveness as a leader ay makikita mo to in the next 2 or 3 years, 4 years, 5 years. Ganyan kami mag-isip sa Philippine Army. And para doon sa mga papasok sa serbisyo, medyo hindi nga naman kaaya-aya pakinggan kung nag-a-apply kayo. Inisip nyo, wala na kasi akong pagkakitaan o wala akong ibang makita na hanap buhay, kaya magsundalo na lang ako o kaya magpulis na lang ako. Parang nauna kaagad ang motivation ay economic opportunity. Kailangan iisipin muna natin, how can you help the organization? How can you help the country solve its problems? Kagaya niya ng mga national security problems, mga paghihirap ng mga kababayan natin na nanlinlang para yumakap sa landas ng karahasan. Iyon po yung ipapaliwanag natin. Oh, may idea kayo ha, yung mga nag-a-apply sa serbisyo. Kung ako, ako ay nasa board, tapos ang maririnig ko, wala na kasi ako ng buhay, kawawa naman ang pamilya ko, mas gusto ko sa sundalo dahil at sa pulis, dahil doblado ang sweldo, mas gusto, yan ang aking motivation. Nako, medyo malabo kang pumasa sa akin. Ha? Although andun tayo na kailangan siyempre habang nanilbensya tayo sa ating bayan, ay mayroon tayong sweldo. Pero hindi yan ang una mong gamiting motivation, dahil kailangan para sa atin ay manilbihan ng walang pag-iimbot. Buong katapatan, manilbihan tayo. Hindi pwedeng mauna pera-pera na lang. Dahil kung pera-pera na lang tayo, ay magagaya tayo sa iba dyan na nasasangkot sa mga kabulastugan at nadadamay ang mas marami ng mga matitino na nasa serbisyo. Ayan, good vibes lang tayo. Magandang umaga sa inyong lahat na nanonood sa aking channel. Shout out para sa lahat ng tropa, yung mga isnapi, matitino, na member ng Philippine National Police, yung lumalaban sa katiwalian, lalo na yung mga taga-IMEG, ha? At yung mga sakalam na mga members ng PNP Special Action Force na parang army rin, nagsasakripisyo rin para sa inyong bayan sa pagkipaglaban sa mga terorista, sa mga kagubatan, andun din sila kasama ng Philippine Army. Maraming salamat, magandang araw sa inyo lahat.